Pero don't worry, ma. I'm not judging you. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung gusto kong sabihin dati pa. Pero please, pwede mo huwag ka lang mag-effort na magpakananay pa sa'kin. O ipalabas na ginagawa mo lang to para sa aming dalawa ni Kenneth. Hindi ka lang ba makikinig sa explanation ko? Matama na. Okay na ako eh. Tanggap ko na. At akala mo ba kaya ako umalis para i-abandon ka? Hindi mo alam ang tiniis ko all through the years with your father. Tiniis mo para sa amin? O tiniis mo para sa pera? Hindi ko kailangan ang pera ng pamilya mo. Pero nandito ka, di ba? Gusto mo pa rin maging parte ng pamilya to. Bakit? Para sa pera. Baka magsisimuling ka. Galing-galingan mo naman. At kung magpapakalalaki ka, galingan mo rin. Dapat ang gawin sa'yo? Kanino ba kita dapat na ibigay para magkaroon ng excitement ang pamilya chan? Siguro dapat na ibigay kita kay Cristine. Siguradong mawawala siya sa posisyong CEO. At ang ipapalit sa kanya ay si Philip. Nakita to ni Anton. Magtitiwala pa kaya siya sa kanyang Auntie Cristine? Alam ko na! Sa bruhang matanda na lang kita ibibigay. Para nang sa ganon, magulat siya. Na ang kanya palang santa-santitang anak. Isang kerengkeng. Talaga itong mga tao to. Hindi nila alam kung sinong kinakalaban nila.